Hello guys! Sa video ito, pag-uusapan natin ang totoong dahilan kung bakit maalat ang tubig sa dagat. May mga kwento o alamat na nagsasabi ng dahilan kung bakit maalat ang tubig sa dagat. Pero, ang mga ito ay pawang mga kwento o kathang isip lamang. Tapusin mo ang video ito at ipapaliwanag ko sa'yo ang totoong dahilan kung bakit maalat ang tubig sa karagatan. Kaya, simulan na natin. Ang ating mundo ay nababalutan ng 29% na kalupaan at 71% na katubigan. Kaya, kung titingnan mula sa space ang ating planetang Earth, ang Earth ay parang isang bolang kulay asul na nababalutan ng puti dahil sa kaulapan. Ang 97% naman ng tubig sa ating mundo ay matatagpuan sa karagatan. Ito ay maalat at syempre hindi natin ito pwedeng inumin. At ang 3% ng tubig dito sa ating mundo ay ang fresh water o yung tinatawag na tubig tabang. 2% nito ay frozen sa mga ice caps at glaciers. Kung kaya't 1% lamang nito ang matatagpuan sa mga batis, ilog at lawa. Sa 1% na ito, dito pa kukuhanin yung iinumin natin sa araw-araw. Ang tubig sa ating mundo ay gumagalaw ng paikot-ikot dahil sa init ng araw. Ito ang tinatawag na water cycle. Mula sa kalupaan at karagatan, ang tubig ay umaangat papunta sa kalangitan sa tuwing ito ay matatamaan ng init ng araw. Kapag ang tubig ay naging gas, ito ay tinatawag na water vapor. Umaangat ito at sumasama sa hangin. Ang tawag sa prosesong ito ay evaporation. Habang nasa itaas, ang tubig na naging gas ay lalamig at magiging tubig ulit. Ito ang bumubuo ng mga ulap. Ang prosesong ito ay tinatawag na condensation. Hindi magtatagal, bibigat ito at tuluyan ang babagsak muli sa lupa bilang ulan o snow. Ang tawag sa prosesong ito ay precipitation. Kapag ang tubig nito ay tumama at bumaba sa lupa, dadaloy ito papunta sa mga lawa, batis at ilog. At mula sa mga lawa, batis at ilog, ang tubig ay dadaloy naman pabalik sa karagatan. At doon ay muli itong tatamaan ng init ng araw. At ang water cycle ay mauulit at mauulit muli. Ang ulan na bumabagsak sa atin mula sa ulap ay hindi lamang basta tubig. Dahil ang bawat patak nito ay naglalaman ng iba pang mga kemikal gaya ng carbon dioxide at sulfur dioxide na nakukuha ng ulan sa hangin bago pa man ito bumagsak sa lupa. Ito ang sanhi kung bakit nagiging medyo acidic ang ulan. Pero ang acid na taglay nito ay hindi sapat para saktan tayong mga tao. Kapag umuulan, sinisipsip ng lupa at bato ang tubig ulan. At dahil nga medyo acidic ang tubig ulan, natutunong nito ang mga katikatiting na mga mineral sa lupa at mga bato. Pati na ang mga asin at mga chemical na sangkap nito. At kapag nangyari yon, dadaloy naman ito papunta sa dagat sa pamamagitan ng mga batis at ilog. Ang tawag sa prosesong ito ay weathering. Sa madaling salita, ang mga batis at ilog ang nagdadala ng asin papunta sa dagat. Ang mga ito ay nagdadala ng halos 4 bilyong tonelada ng asin sa dagat taon-taon. Pero malamang sa mga oras na ito ay nag-iisip ka na kung ang anyong tubig gaya ng ilog at batis ang nagdadala ng asin sa dagat, eh bakit hindi ito kasing alat ng tubig sa dagat? Yun ay dahil ang mga batis at ilog ay nagdadala lamang ng napakaunting amount ng asin at patuloy itong umaagos papunta sa dagat. Walang naiipong asin dito kung kaya't hindi natin ito nalalasahan. Samantalang ang mga asin sa dagat ay naipon na sa loob ng bilyong-bilyong taon. Ito ang dahilan kung bakit ang tubig sa dagat ay mayroon ng mas mataas na konsentrasyon ng asin o salinity kaysa sa mga tubig na dumadaloy sa mga batis at ilog. Sa katunayan, ay hindi lamang mga batis at ilog ang pinanggagalingan ng asin sa dagat. Ang iba pang pinanggagalingan ng asin ay ang mga mineral na nagiging asin sa ilalim ng karagatan.
tumatagos ang tubig sa sahig ng dagat sa pamamagitan ng mga bitak. Umiinit ito ng napakainit. At muli ay pumapaibabaw, pangay ang mga lusaw ng mga mineral. Ibinubuga ito sa dagat ng mga hydrothermal vent. Ang mga bulkan naman sa ilalim ng dagat ay nagbubuga ng napakaraming maiinit na bato sa karagatan. At naglalabas naman ang mga batong ito ng mga kemikal sa tubig. Hindi pare-parehas ang alat ng tubig sa dagat. May hindi gaano kaalat at meron din naman sobrang alat. Mas maalat ang tubig sa dagat sa mga lugar na mas mainit o direktang natatamaan ng haring araw. Mas mabilis kasi ang evaporation dito. Ang pinakamaalat na tubig na dumadaloy sa karagatan ay matatagpuan sa Persian Gulf at Red Sea. Ang mga rehiyon ng karagatan na dinadaluyan ng tubig tabang mula sa malalaking ilog o madalas na inuulan ay hindi gaano maalat kung ihahambing sa karaniwan. Ganun din ang mga tubig dagat na malapit sa mga natutunong ng mga yelong tubig tabang mula sa North Pole at South Pole. Pero, alam mo ba na ang pinakamaalat na tubig sa buong mundo ay hindi matatagpuan sa dagat? Dahil ang pinakamaalat na tubig sa buong mundo ay matatagpuan sa Dead Sea o Dagat Kapatay. Tinawag ito na Dagat Asin noong panahon ng Biblia. Lilinawin ko lang ha. Ang Dead Sea ay isang lake o lawa na nakalatag sa pagitan ng Israel at Jordan. Hindi ito dagat. Tinawag lamang itong Dead Sea dahil walang kahit anong uri ng hayop at halaman ang nabubuhay dito dahil sa sobrang alat ng tubig. Sa katunayan, sa sobrang alat ng tubig dito ay lasa na raw itong mapait. Halos siyam na ulit kasi itong mas maalat kaysa sa dagat. Dahil sa napakaalat na tubig sa lawang ito, mas mabigat ito kaysa sa freshwater. Kaya naman, sa lawang ito ay hindi ka lulubog at lulutang ka. Ang karaniwang lawa ay may daluyan ng tubig papasok at palabas. Pero, sa Dead Sea ay walang daluyan ng tubig palabas. Kung kaya't ang tubig at iba pang kemikal na dinadala doon ng Jordan River ay naipon na sa loob ng 3 milyong taon. Ang baybayin ng Dead Sea ay ang may pinakamababang tuyong lugar sa lupa. Kung kaya't may isang paraan lamang para mabawasan ang tubig dito. At ito ay sa pamamagitan lamang ng evaporation. At dahil ang ating mundo ay patuloy na umiinit, mas bumibilis ang evaporation sa lugar na ito. At yun ang dahilan kung bakit ang Dead Sea ay unti-unti nang natutuyot o nababawasan ng tubig. At ito ay isa lamang sa napakaraming dahilan kung bakit kailangan nating mas ingatan ang ating kapaligiran.